how to strike and establish an arc. So, paano ba natin pasisindihin ang ating electrode? Hi everyone! I'm Annabelle from Homo Plus. Welcome to the channel where you can learn your skills at the comfort of your own home. I'm a public school teacher, a trainer, and assessor in welding. How do we strike and establish an arc? Paano ba natin pinasisindi o pasisindihin ang ating electrode? We have two general methods of striking an arc. We have scratching and we have tapping. So, how do we scratch our electrode? So, meron tayong E6013 at E6011 na ginagamit sa pag-scratch ng ating electrode. So, kapag ini-scratch po natin ang electrode, para lang po natin siya ini-scratch na para nagsisindi lamang po tayo ng phosphorus. So, paano po ba sinisindihan sa pamamagitan ng scratching ang ating electrode? So, ganito po ang pagpapasindi ng scratching ng ating electrode. Yun po ang tinatawag na scratching. Ito yung kung saan ini-scratch natin siya na para lang po tayo nag-i-scratch ng ating phosphorus. So, ganun naman po kadali kung paano natin i-scratch yung ating electrode. Kung paano natin siya kasisindi, i-scratch lamang natin siya na para nagsisindi ng phosphorus. So next, yung tinatawag po natin tapping, na kung saan i-move natin downward ang ating electrode vertically para siya po ay ating mapasindi. So ganito po ang gagawin natin. Ito po yung tinatap lamang po natin siya para po siya ay sa video. Ganyan naman po gagawin natin. Once na pag-tap natin, saka po natin siya pasisindihin. So, ang 7018 po, ang ginagamit po natin ay tapping. So, kung kanina po, ang ginamit natin ay E6013 at pwede rin po ang E6011 sa scratching. Pagdating po sa tapping ay 7018 po. Hindi po natin mapapasindi ang 7018 kapag tapo tayo ay nag-scratch. Testing po natin. Hindi po tayo makakapag-apo ng mga kapagpasindi kapag ito, ganito po ang ginawa natin. Kasi po, ang 7-18 po natin ay nakalaan sa tapping lang po. So, once na pinag po natin siya, saka lamang po siya mag-create ng art o ng apoy. Yan, tap lang po, tapos saka po, saka niyo po siya ilandaw. So, ano ba ang dahilan? Bakit hindi natin mapasindi ang ating electrode? Una is kapag ka po mahina ang ating setup ng kuryente o low current. So, tingnan po natin kung mapapasindi ba natin ang electrode sa mababang amperahe. Mababa po yung kuryente o ang tirahin na set natin is posibleng magdikit-dikit lamang po siya o dumikit-dikit lamang yung ating electrode. So ganyan po ang nangyayari kapag mababa po yung ating pong kuryente o yung gamit natin na kuryente. Yan po, nagbibigit-bigit lang po. So, next is, kapag ka po mabigat ang hawak natin o masyado natin control yung paghawak natin sa ating pong electrode holder. Once na kapagka po tayo ay magpapasindi ng electrode, iwasan po natin yung sobrang control ng paghawak natin sa ating electrode holder o yung kung tawagin is bigil na bigil. Bakit po? Once na sobra po natin siyang control at gigil tayo sa paghawak,
Napakahirap din po magpasundi ng ating pong electron. So, titingnan po natin kung ano po ang mangyari kapag sobra po natin control yung ating pong electrode holder. So, mahirap po siyang pasindihin at madikit-dikit din po siya. Bakit po? Kasi controlled po masyado ang pagkapit ko sa aking pong holder o kumbaga is mabigat ang pagkakapit ko o pagkakahawa ko sa aking pong electrode holder. So, mapapasindi lang po siguro medyo, kaya lang po, medyo matatagalan dahil nga po dikit lang po siya ng dikit at hindi po natin siya basta mapapasindi o maihahagod ng maayos. Ganyan po ang nangyayari kapag po masyado natin control yung ating panghawak ng ating pong electrode holder. So, ayan po yung dalawang rason. Mababang kuryente at masyadong control yung hawak po natin sa ating electrode holder. So, iwasan po natin na kontrolin na sobrang hawak at sobrang kapit sa ating electrode holder. Pag sobrang controlled po siya, mahirap po para sa atin na mapasundi ang ating pong electrode. And then, i-adjust po natin ng tama ang ating pong kuryente. Huwag po siyang masyadong mababa dahil napakahirap po naman talaga magpasundi ng ating pong electrode. So, tamang timpla ng kuryente para po makapagpasundi po tayo ng ating electrode. Tama po yung ating kapit ng ating pong electrode sa ating pong electrode holder. Pag magaan na magaan naman po natin siya hinawakan at hinagot, ay mapapasundi naman po natin siya na maayos. So, iyon po yung dalawang methods para po tayo magpasundi o magpaapoy ng ating electrode. We have the scratching and we have that tapping. Keep learning everyone, hit the notification bell for you to be updated whenever we upload new videos. Learn deeper by watching our other videos. Be healthy, stay safe, and God bless everyone.